Okay mga kapuntos, welcome back. Ito at magandang araw po sa inyo at marami pong salamat sa pag-antabay. At nandito na naman po tayo sa panibagong video, panibagong araw para po sa ating kababayang si Kai Soto. Shoutout muna tayo mga kapatid. Ito po si Obey ZRDVS. Tumingi po siya ng shoutout. Maraming salamat sa iyong support. At kay Ags Tattoo, naku po, marami pong salamat sa pag-introduce sa akin sa ating kasamang si Tattoo Sports PH. Marami pong salamat kay Melanie's Vlog. Thank you at lagi kayo naan dyan sa mga videos natin. Let's go! Okay mga kapuntos, welcome back. Ito ta, maraming salamat po sa inyong pagbabalik at pag-antabay sa ating mga videos na inalabas araw-araw. Although last night po at ako'y napuyat at kaka-research, wala pong bagong balita na lumabas. At meron po mga ilan-ilan at yun po ay mga binabalik lang na balita at mga huling nagbabalita ng mga nakaraang paso. Bali, mga follow-up lang na same balita mula sa ating kababayan si Kai Soto. At alam ko naman hinahanap nyo ay yung mga bago. So napakahirap po maghanap ng balita tungkol po sa ating kababayan. Gawa po, napaka-pribado po na kanilang ginagawa. At yan po ay dahil po sa kailangan po talaga manahimik dahil po sa galawan po sa mga draft at sa mga kasi yung buong team, hindi lang po yan kasi isang tao, dalawang tao, tatlong tao na nagre-research sa isang player. Yan po ay isang malaking team. Umaabot po yan ng mga 10 hanggang 15 kasi po marami po silang ini-scout na mga tao at sila ay talagang hinihimay nila ang bawat video mula pa sila nung maliit, mula pa sila nung high school, college, lahat po hinihimay nila yan. Hindi lang po yung nasa, kung nasaan po si Kai Soto ngayon, kung ano po yung pinagdaanan niya. Hinihimay po lahat kung ano yung pagkatao ng isang player at mag-stand out ba siya bilang isang player ng basketball. At hindi lang yan, kung meron po siya talagang market value, yan po talaga ang pinakamagandang laban ng ating kababayan si Kai Soto. At tayo po ay nasa likod niyan. At suportahan po natin siya. At huwag po natin sana nga magtampo dahil wala po tayo nakukuhang video sa ating kababayan. Iyan po ay kasama sa mga ginagawa nila ngayon. At hindi po nila kagustuhan siguro yan na hindi sila makapaglabas ng mga updates. So, but anyway, today ay unang-unang feed ko sa YouTube at ako'y nanonood ng mga videos para lang siyempre makita ko kung ano yung mga umiikot na istorya. Si Tattoo Sports PH ay nag-shoutout po sa atin. Mga kaibigan, welcome back. Eto, babatiin ko po muna itong si Kapuntos PH. Nakarating po ito sa akin. Maraming salamat po. Kay Soto, inahanap pa rin. Pagkagising ko kanina, diretso na ako sa cellphone, hanap na, search na ako ng mga bagong video. At yung ibang magagaling na YouTuber, mga sinusundan natin, sila si Tattoo PH. Shout out kay Tattoo PH. Tattoo PH. Ganda nang nilabas siya kanina yung... Mga kaibigan, eto ha, konti na lamang po at 1,000 subs na siya. Bisitahin niyo po siya, parehas kami ng content, kaibigan. At eto, salamat din kay Oogs Tattoo sa pagpaparating nito sa atin. At maraming salamat sa iyo, Tattoo Sports Page. Ikaw po ay talagang isang genuine na tao. Hindi po ito, ano lang, yung dahil ako yung na-shoutout niya. Hindi niyo po dapat gawin yon. Hindi niya dapat gawin yon. Hindi ko sinabing gawin niya yon. Pero siya po ay nagpapasalamat. Dahil po, sa ating mga subscriber no na tiyempo na kasi nung isang gabi po siya po ay nagkaroon ng live podcast, no? Maliit na live podcast at siguro at least almost 100 ang nakikinig. At along the way, alam mo naman ako, syempre isa rin ako sa follower niya, so nakikinig din ako sa mga dapat pag-usapan. At syempre nag-comment ako at hindi ko alam na may mga kapuntos din tayong nanonood sa kanya. So bumati sila hanggang sabi niya, sino si Kapuntos? Ayun, doon na po nagsimula. At sabi niya, oh, yan yung nag-shoutout sa iyo. Oh, nabanggit ka niya sa isang video niya dahil nga meron siyang gusto niya yung mga ginagawa mo. At totoo yan, no, mga Kapuntos. Gusto ko yung ginagawa ng idol natin dahil alam mo yung pag wala ka kasing tulumapulot na istorya. Siya po ay humahanap po, nagre-research po siya. Yun ang nakita ko sa kanya, no. Nagre-research siya para at least meron siyang maibigay sa inyo
hindi lang yung, kasi wala talaga mapulot eh. So, kaba, nung naglabas nga siya ng video na katulad noon na tungkol sa mga sentro na hindi lang yun, nilabas niya yung mga stats, nilabas niya yung mga, yung comparison. At of course, tayo bilang isang viewer ba? O nga, no, it makes sense. Pero hindi natin nakikita yun kasi ang hinahanap lang natin minsan, istorya, videos, video clips, ano na ba. So yun ang tinutukoy ko para sa isang isang researcher at vlogger. At sila gumagawa at nagpupuyat sa kanilang trabaho. So marami rin ganyan. Hindi lang po, hindi lang po siya, marami po na YouTuber na ganyan. At hindi po ako nagsasabi na mangilang-ilan lang, marami po na gumagawa ng magandang trabaho. At marami rin po na kayo ay lilinlangin lang at kung ano-ano lang ang gagawin, lalagay nila sa thumbnail nila at biglang pag nag-click kayo, wala na, wala ang laman. No, parang kumain ka ng ampaw na ano ba, ampaw na balot, no? Puro puti, wala yung pinakamasarap na parte ng balot, puro puti, yung matigas na puti, yun ang nakain mo. So anyway, tapos na tayo dyan. So again, nagpapasalamat tayo kay Tattoo Sports PH. So laging tattoo muna bago sports, tapos Pilipinas yan, tatanda ako na ha, Tattoo Sports PH. At alam mo, wala pa akong tattoo. At ako'y nag-iisip, balang araw mo, baka ako'y maka-away dyan eh. Pa, nasa Laguna ba kayo? So tayo'y nasa Cavite lang, sa malapit lang. Pwede itong pasyalan. At nag-iisip kasi ako talaga na makapagpatattoo. So anyway, ilalabas ko itong video na to. Ito po ay walang kinalaman kay Kai Soto. At katuwaan lang muna tayo mga kapuntos. Dahil mamaya magre-research tayo, baka may mga lumabas na balita dito sa Chicago. At kaya ko naman magawa ng video basta may lumabas na istorya pagdating sa ating kababayan. So maraming salamat po at yun, panoorin nyo itong aking susunod na video clip. Salamat. Good afternoon mga kapuntos. Tayo po ay nandito at magbibigay po ng maliit na advice kung paano po makalusot. Kapag kayo po ay nagsasalita ng English at naubusan na po yun ang inyong English. Stuff like that or that kind of stuff ay mga phrases na pwede nyong gamitin kapag kayo naubusan na. Marami po akong naririnig ng mga kababayan natin na gumagamit na yan. Kapag nauubusan na sila ng mga sasabihin, siyempre, alam mo naman, kwento-kwento dito, kwento doon, tapos mawawala na. Yan. Ganun lumalabas si stuff like that and that kind of stuff. Subukan nyo. Halimbawa, no? Mag-isip tayo ng isang halimbawa kung paano mo siya gagamitin. You know, I like what you're wearing. You know, stuff like that are really good for you. Diba? Kumana? Stuff like that. Hindi mo alam kung ano ang tawag doon, pero nagawa mo pa rin na paraan para tumbukin kung ano yung sinasabi mo. Ano pa? Halimbawa, yesterday I was I ordered some food and you know I used the app. What app was that? Right on your phone, that stuff like that are really easy to use. I like using that stuff that they order food. Diba? Pwede. Oh guys, ha, gamitin nyo yan at para naman na kayo ay magkaroon ng confidence sa pakikipagkwentuhan at pakikipag-conversation sa ating mga Englishero at Englishero. So hanggang dito lang mga kapuntos. At kayo po ya, maghintay lang sa mga susunod ko pang video!